ng 12 pesos na minimum fare sa jeep ang mga transport group. Dahil yan sa nakaambang big-time oil price hike, bunsod ng dagdag na buwis sa petrolyo, pero babala ng isang consumer group. Sakaling matuloy ang taas pamasahe, posibleng sumunod na rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May report si Cedric Castillo. Ang ikatlong bugso ng train law ngayong taon na nagtatakda ng karagdagang piso 50 excise tax sa diesel, sinabayan pa ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Kaya naman nagsanib puwersa na kaninang umaga ang ilang transport groups para ipetisyon sa LTFRB na itaas sa 12 pesos ang ngayon 9 na pisong minimum fare sa jeepney. Sabi sa petisyon, nasa 44 pesos and 50 centavos na ang common price ng kada litro ng diesel sa ngayon. Pero pag may excise tax na, magiging 46 pesos ang kada litro ng diesel. Yung 2 pesos na hiningi namin, paghahanda lamang yan dahil alam namin na ang presyo ng krudo ay tataas dahil sa gera sa Iraq at saka sa Amerika. Kung hindi naman ibigay, hindi naman tumaas, bakit naman namin ipagpipilitan ng 2 piso? Sa petisyon, 12 pesos sa unang 4 na kilometro at 2 pesos sa bawat dagdag na kilometro ang hinihiling na pasahe ng transport groups. Kung tutusin ayon sa mga grupo, 2018 pa nang gawing 10 piso ang minimum fare sa jeep. Pero dahil bigla rin bumagsak ang presyo ng krudo noon, ibinaba ulit sa provisional rate na 9 pesos ang pasahe. Nakasaad sa petisyon na mula katapusan ng 2018 hanggang sa kasalukuyan, 6 na piso kada litro na ang itinataas na presyo ng diesel. Pinagbigyan na namin noon dahil bumaba yung presyo ng langis. Pero ngayon, sunod-sunod naman ang pagtaas ng presyo ng langis ay isang makatarungan lamang at makatotohanan na babiin na namin yung tinatawag na provisional na 1 peso. Yung presyo ho ng ating commodities, spare parts, pag tumaas yung mga isang gasolina, krudo, sinasabayan nila na itaas. Pag bumaba, hindi naman bumababa yung spare parts. Ang grupong Laban Consumer Incorporated nagpaalala sa transport groups at sa LTFRB na dapat maipaliwanag sa mga commuter ang dahilan kung magkaka-fare hike. Importante kasi maintindihan natin yung mga consumers bakit halos 1/3 o 33% ang hinihingi ng asingil. Malaki ang impact niyan sa inflation. Una-una, mabawas na naman sa net income lalo ng mga minimum wage earner natin. Pwede rin yung magdulot ng impact doon sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Umaasa ang transport groups na mas mabilis maa-aksyonan ng LTFRB ang petisyon dahil sa aprobado ng fare adjustment formula na gagamiting basehan sa pagtataas o pagbababa ng pamasahe. We will refer back to the DOE, we will get the data and apply the formula. Hindi na magtatagal kung anong resolution dito. Cedric Castillo, GMA News.